Magandang araw mga kaludes, magandang gabi, and welcome to my channel. At kung bago ka pa sa channel ko, please subscribe at pakipindot na din sa notification bell para ma-update ka sa channel ko kung mayroon akong bagong upload. At saka kung magustuhan mo to na vlog ko ngayon, paki-like naman at paki-share. So ngayon, ang umpisahan natin. So ang gagawin ko mga kaludes, mga guys, gagawa ako ng guide para sa radyo na to. Yan. Commercial radio to. So ang gagawin ko ngayon, gagawin natin, ituro ko sa inyo ang mga parts sa radyo na to. Tapos isa-isahin natin yung menu niya kasi medyo ano na to, may parang bago na radyo, although analog siya pero marami na siyang mga adjustment. So isa-isahin natin yung mga adjustment niya. Bago tayo sa adjustment, unahin natin yung kilalanin muna natin tong radio at saka ano, paano siya i-maintain yung charging niya, yung charging, paano siya i-charge. So unahin muna natin 'yon bago tayo pupunta sa ano niya, sa menu. So ayun. Okay guys, mga kaludes, ito na. So basta radio, automatic may ano siya, may antena. So ang radio na to ay kaya niya ng dual band. So pwede siya VHF, pwede siya UHF. Kaya ang display nito na radio, dalawa. So may display siya sa taas at sa baba may display din. So basic, pag radio mayroong antena. So tapos ito na pitan, mga kaludes, mga guys, ano to? Dito yung volume control niya at saka dito rin ang power on. So power on. Dito sa gilid, kung may headset, dito ilalagay. At saka speaker mic, dito banda. Sa kabila naman, ito. Ito, light. Kasi itong radio na to, pang ano to, pang emergency. So, may light siya. Tapos ito, PTT. Tapos, para makarinig ka ng kung ano, kung sa ano lang natin, baka may sakuna, tapos kailangan nung makinig sa radio, so may FM receiver siya, ito. FM receiver, pag pindutin mo to, makareceive siya ng FM. So, sa harap naman, so ito yung memory mode at saka variable mode. So memory mode at saka variable mode. Tapos sa baba naman ito may nakalagay A at B. So alpha, slant, bravo. So ano yan siya? Yan ang command, yan ang button na maglipat ng malipat dito ang control. Kumbaga, kung gusto mo yung sa taas ang kontrolin mo na frequency, pindutin mo to. So, alpha. Tapos yung sa baba, bravo. So, kung VHF ang nilagay mo na frequency sa taas, sa baba, UHF. Pero pwede to siya, ano, dalawang monitoring. Pwede VHF sa taas, VHF sa baba. Pwede UHF sa taas, UHF din sa baba. So, sa harap naman, ito banda, ito yung band. So VHF or UHF, dito ma-select mo dito. Tapos dito banda,
Mino. Mino, up, down, exit. So dito 1 2 3 4 ano? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 yung gitna. Asterisk tungo sa taas, tapos sharp sa baba. Iba siya sa ibang radio na dito yung asterisk at saka dito yung sharp. So ito, nasa gilid. Nasa gilid nila nilagay. So ayun. So maliban sa ano mga kadods, maliban sa mga number na nakalagay dyan, may ano siya, secondary function yung mga number. Kaya lang masyadong ano, malabo yung mamaya na lang mga kadods, mga guys, ipakita ko sa inyo mamaya. Maglipat ako ng camera kasi hindi makazoom pag ano, yung ito na camera hindi makazoom. Pag ilapit mo, magbablar na siya. So mamaya, ipakita ko mamaya pag ano na, yung pupunta na tayo sa mga menu niya. Pero sa ngayon, yun lang. So ulitin ko, volume control at saka power on, saka ito, light. Light sya. Tapos dito banda gilid, FM mode, press to talk kasi radio, post to talk, press to talk, o ito. Tapos ito yung light. Ayan, sampulan natin mga doon. Ayan, o. Pindutin ko to. Ayan, nag-ilaw. So, for emergency purposes, magamit mo to siya. Napang-ilaw ka. Ayan, warning. Or maghingi ka ng tulong. I-ano mo lang yan siya. Sa malayo, makakita sila sa iyo. Makita kanila. Ayan. Tapos, ito yung FM. Ayan daw po, Rosario. Ayan. So, yan yung FM niya. So, maya na yung iba mga kadods. Pag maglipat na ako ng ano, camera. Okay? Ito na mga kadods, yung charger niya. Ito yung charger. So, mga kadods, hindi ka ma-problema kung ano, na mag-overcharge tong radio kasi may automatic shut off siya. So, ganito. Itong radio, may guide to sa gilid. Ito, may guide. Parang ano siya. Yan. May guide. So kung dito naman sa charger niya, mayroon ding guide. Kapag ilagay mo siya, talagang ano, naka tapos subukan natin i-plug mga cards. Yan. Pag hindi mo nalagay yung battery, ganyan yung ano niya. Mag-alternate yung green at saka red. Yan. Alternate yung green at saka red. Pero pag ilagay mo na itong radio, yan. Pag ilagay mo to, nagkulay pula siya, nag-red siya. Pero pag mapuno na yung baterya mga kadods, magkulay green na to siya. So, lilipat sa green. So yan ang ano, yan ang palatandaan na full na yung ano, battery mo. So pwede mo siyang kunin. Ayan na mga kadods, ito na tayo. So ano pala mga kadods,
I-add ko na lang kung paano magtanggal ng baterya. So, pagtanggal sa baterya mga kadods, pindutin nyo lang to dito. Dito, tapos silahin pababa. Yan. So, ngayon mga kadods, ito yung operating frequency niya. 136.174 400 to 480. So, yun yung frequency na kaya niya i-handle. So, kaya siya mag-operate. Kaya lang mga kadods, ano tayo, may NTC tayo, may National Telecommunication Commission. So, sila yung nag-regulate sa frequency na kung saan ang bawat individual ay pwede lang mag-standby. So, kung amateur ka, 144 to ano, yung bago ngayon, parang 148 ata. Pero, yung sa luma, 144 to 146 lang yung frequency na dapat mong puntahan. So mga kadods, i-ano ko na lang, idagdag ko na lang yung frequency kung saan pwede yung mga amateurs. Oh, yun ang ano advice ko kasi para makatulong naman tayo sa ano yung sa NTC kasi hindi lang tayo ang gumagamit ng radio, marami ang gumagamit. Kaya ano dapat kung saan dapat tayo, doon lang tayo mag gamit ng frequency. Baka doon tayo mapunta sa mga frequency na ano, kagaya nung sa mga ospital na kailangan ng mga emergency, tapos doon tayo naggala na frequency. So, purohisyo tayo, nakaabala tayo sa yung nagamit na frequency na yun. Kaya, kung hanggat maaari, doon lang tayo sa frequency na pwede sa atin. So, ayan. So, umpisahan natin mga kadods. I-power on na natin yung radio. So, ito na. So, power on. Yan. So, kulay blue. Pero mga kadods, yung kulay blue, pwede mong palitan yan kasi may ano, may mga seleksyon. So, ngayon, unahan muna natin yung dito sa ito, BFO at saka MR. So, yung BFO, yun yung tinatawag ko kanina na variable frequency. So, nakita nyo dito sa display mga kadods. Yan. So, walang nakadisplay ito sa gilid. Yan yung variable na pwede mong palitan. Pero pag pindutin mo ito mga kadods, yan. Yan yung naka-memory. So, yung sinabi ko kanina na nga A at saka B, ito, A at saka B, yan yung maliit na triangle dyan. So, kung saan niya nakalagay, yun ang ma-adjust mo. So, kagaya niyan. Pindutin natin yung up. O, ayan. So, yung taas ang ma-adjust mo. Yan. Kung ilipat naman natin tong triangle, pindutin natin yung, ayan. Ayan. So, yung baba naman ang ma-control mo. O, yan. Yan yung purpose ng A at saka B. So, ibalik natin sa variable kasi wala pa tayong na-memory, na ilagay na sa memory niya. So, ibalik natin dito sa yan. Yan yung variable.
So yung sinabi ko kanina mga kadods, mga guys, na ito band. So yan, 144,500, gusto mong ilipat sa ibang band, ito ang pindutin mo. Ayan. Nagiging ano siya? 400 siya. Yan, naging 400 MHz. O, ang kaya niya, ano? 470. Parang 480 yata. Tingnan natin. O, kaya pa niya. 480. Ayan, kaya pa siya 480. Pero pag taasan mo pa, kaya pa din. Kaya tingnan natin, 490. Wala na, parang na ano ko to, na reprogram ko to mga kadods. So pero nakalagay sa kanya, sa mga ano, talagang 470 lang. Although mailagay mo siya sa mataas na frequency, pero yung circuit niya sa ilalim, hindi niya kaya yon puntahan. So dito na lang yan, pero yung circuit niya hindi na kaya puntahan ng ano. Para yung mga lasing na kaya pa maglakad pero pagpalakarin mo, paatras na. Yun. Yun ang mangyayari pag ano. So yan mga kadods. Ito yung ban. Yan, ito yung paglipat. So ngayon, puntahan natin yung mino. Yung sinabi ko kanina mga kadods na yung bawat numero ay mga secondary function. Yung kulay blue. So, yan. Yan yung kulay blue. Yan. Kita nyo mga kadods. Yan o. May take TX. Yan. Step TX. Save. Although, yung mga yan, nakalagay yan sa menu. So, itong lock, kung gusto mo na hindi mo na malipat yung nasa display, kasi pag ganyan, pag gusto mong ilipat, ganunin mo lang. Diba, malipat? Yan. Kung gusto mong hindi mo na siya malipat, ito lang, long press mo to, yung ito. May key sign. Long press mo siya. Yan, nakalock na. So kung ilipat mo siya, wala na, hindi na malipat. So ayan, yan yung lock. Pag unlock, ganun din. Long press mo to. Ayan, unlock. So ito naman. Na, hindi pala maaari. Yung ano lang, yung lock lang ang pwede pindutin mo kagad. Pero yung itong mga ano, ibang nakakulay blue, gaya nito, TXP. Mag-activate yan, pindutin mo muna, mino, at saka ito, automatic. Pupunta ka dyan. Kasi, kung hindi mo yan gawin na ganyan, pindutin mo tong mino, mag-manual ka na mag-ganon, mag-up, mag-down. So, ito yung mino, ito yung exit. So, una, puntahan natin yung mino. Mino. Itong step, yan yung ano, paglipat ng frequency. So 2.5 kHz. Kagaya niyan. Pag mag-up ka, yan. 2.5 yung step niya, yan. 2.5. Yan. So kung gusto mo siya na palitan, dito ka lang, mino. Gawin mo yan, mino ulit. So, gawin mo yung 5. Yan, 5 key. Tapos, mino ulit. Yan, tapos exit. So, ang paglipat nito by, yan, by 5. Yan. Yan. Yan yung 5 kHz na yung
lipat niya. So kung anong inalagay mo dito, yan yung step niya paglipat. Yan. So yan yung sa step. So ngayon, ang next sa menu niya, power. So takes power, high at saka low. So menu ulit. Ang pinaka basic mga guys, mga rods, malipat tong triangle. Pag yung triangle malipat na sa baba, so yun ang ma-change mo. So kaya nito menu. Yan. Pag yung triangle nandyan, so yung taas ang malipat. Yan. Yan. Yan yung malipat. Pero pag ibaba mo yan, pindutin mo yung menu, so dyan naman ang malipat. So dalawa yung power ano nito. May low power at saka high power. So yung output power selection niya. So ngayon, low lang muna natin. Menu. At saka exit. So malaman mo na naka low power siya mga kadods, mga guys. Kasi makikita mo dito may L na lalabas. Yung maliit na L. So naka low power yan. So yan yung pangalawa sa menu. Una, steps. Pangalawa, power. So pangatlo, malaman mo siya mga guys, mga kadods, kung pangatlo siya kasi dito may ano din dyan. Lalabas siya number 3. So pang number 3 nakasave siya. So ang default nito mga kadod sa save mode niya sa baterya is 3. So huwag na lang natin galawin yan, okay na yan. So next tayo, box. So anong purpose ng box? Yung box kahit hindi mo pindutin yung PTT, magsalita ka lang, gagana yung radio. Yun yung box. So kusa siyang magtra-transmit kahit hindi mo pindutin yung PTT. Yun ang trabaho ng box. So subukan natin. Menu ulit. Tapos up tayo. So ang pinaka sensitive niya mga kadods is 10. Yan yung pinaka-sensitive. Kung yan ang yan na natin, lalabas yung box dyan sa taas. So, pag-exit mo, so, subukan natin. Kung PTT ang gagawin, ang pipindutin mo, yan. Yan. Yan yung transmit. Yan. So, iilaw to. Pag mag-transmit ka, iilaw tong yan. Oh. Yan. Pero ngayon, kasi inano natin, pino-program natin yung box, kahit magsalita lang tayo, mag-trigger yan. Hey! Hey! Ano pala to mga kadods? Reverse pala to. So sa box pala dito, yan yung hindi sensitive. Tapos ang pinaka-sensitive, yun palang 1. Reverse pala to mga kadods? Iba sa lahat. Iba ka sa lahat pala to. So yan. A box. Hey! Ayan, nag-transmit siya. Hey! Hey! Yan. Hey! Check! Check! Yan. So, iba pala to mga kadods. Yung 1 pala yung pinaka-sensitive. So yun, i-demo lang natin mamaya yan mga kadods, yung box. So yan yung number 4. Ito, wide at saka narrow. So kasi ngayon, kasi ang mga radio ngayon, ano na siya, yung luma kasi, kailangan ng 25 kilohertz yung bandwidth. Pero ngayon sa mga bago, ano na lang, hinati yung 25.
So, 12.5 kilohertz na. Kaya, ito na ngayon, may wideband na bandwidth at saka may narrow band. So, mino. Yan, narrow. Wide, narrow. So, yan yung ano. Ang next mino is EBR. Itong EBR mga kalods, sa ano to? Sa backlight. So, tingnan nyo mga kalods, ha. Yan. Tapos, madali lang siya mag, o yan, biglang nawala yung lights niya. Pero kung ilagay natin yan mga kalods, tingnan natin ha. Iwan natin. Mino. Yan. Di ba mga kalods, tingnan nyo. O. Yan, madali lang mawala yung lights niya. Yan. Yan. Pero kung taasan mo yung ano niya. Ayan, 10. Gawin natin 10. Gawin natin 10. So, mino. Yan, matagal siya mawala mga kadods. Tingnan nyo. So, abot pa siya ng siguro 1 second. Siguro ang ano niyan, yung 10, ano yan, 1 second, 2 second. So, 10 second bago mawala yung light. Yan. Tingnan nyo. Matagal mawala. So, 10 seconds siguro yan. Bago mawala. O, yan. Yan yung EBR. Automatic backlight. So, lagay lang natin sa 5 kasi yan yung ano niya, default. Next, TDR. So, itong TDR mga kadods, ito yung dual standby. Na, di ba sabi ko kanina, ito dalawang frequency. So, kaya mong monitorin yung dalawa pag naka-activate yung TDR mo. Pero, pag naka-off yan, mga kadods, mga guys, isa lang. Kung saan nakalagay yung ano, ito, kung saan nakalagay yung triangle na yan, so, yan lang ma-receive mo. Hindi mo na ma-receive tong nasa baba. Kaya kung ano ka, i-activate mo to. So, dual standby mo siya. Actually, mga kadods, ano, para marinig nyo din yung ano, kasi pwede to siya magano eh, magsalita eh. So, hanapin natin yung voice niya. Natin na. Beep. So, kada pindot mo sa mga button, tutunog. Ito, timeout. Timeout transmit. So, may 60 seconds siya. Kung matagal mong mabitiwan yung PTT, kusa siyang magbitiw hang pag-abot ng ano, 60 seconds. So, yan. Kana, yang ano yan, receive. Digital code. Signal. So, sa receive, huwag na natin galawin yan. Ito na naman, CTCS, so, continuous tone signal, continuous tone code signal. So, huwag na natin galawin din. Ito din, transmit, sa transmit side, yung kanina sa voice. Ito, sabi ko kanina, may voice siya. So, gawin natin tong English. Tingnan nyo mga kadods, ha. Yan. Confirm. So, yan mga kadods. So, ganina, nag-umpisa tayo dito sa ano. Gawin natin tong dual standby. Dual standby. So, gawin natin on. Next, beep. Kung gusto mo na maingay yung radio mo, i-activate mo to. Yan. Tingnan nyo mga kalods. O, yan. Yan. Beep on. O. Sa akin, ayaw ko nang maingay. So, i-off ko yan. So, para pag pindot-pindot mo, walang maingay.
English. Wala to. Ito, hindi na to kailangan. Ito din, parang to sa mga ano, mga rods, may yung mga repeater. So, ito, scan channel. So, continuous to. Hindi na to kailangan, mga rods. Menu. PTT ID. So, yung PTT ID, mga rods. So, next menu tayo. Yan. PTT ID. Kaya nga pala mga kalods, masyado nang mataas yung ano. Parang mataas na tong gagawin ko. Putulin muna natin ito mga kalods. Mag-part 2 na lang tayo kasi marami pa tayong i-discuss. May ano pa. Ito. PTT ID. Pagkatapos may PTT yung LT. Tapos may ano memory display. So yan. E at saka B. May busy lockout. Busy channel lockout. May auto lock. May offset direction frequency. Kung plus or minus. Tapos, ito yung offset frequency, memory channel, delete memory channel. Tapos, pwede mo palitan yung ano, backlight niya. Tapos, receive backlight niya, pwede mo palitan. Transmit light niya, pwede mo palitan. Yan. Gaya nito mga kalods. Ito. Yung tone niya. Yung band niya. Tapos yung dual standby. E at saka B. Tapos yung repeater tail. Ano niya. Tapos ito automatic repeater. Yan. Tapos yung phone message pag on mo. Tapos ito Roger. Tapos ito yung last mga cards mga guys. Yung reset also. Yung lahat ng mga yon i-discuss natin sa part 2 ng video ko. So ayun, if you like this video, please like, please subscribe. So sa ngayon, yun lang muna kasi masyado nang mataas. Hanapin nyo lang yung part 2 mga kalods mga guys. So yun lang. Sa ngayon, bye-bye muna.